Hi, Beshies! So for today, gagawa tayo ng Magnum Ice Candy using only 3 ingredients. Yes po, 3 ingredients lang. So kailangan natin ng dalawang all-purpose cream, condensed milk, at chocolate. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong chocolate na gusto nyo, pero ako Goya yung gagamitin ko. And then syempre, kailangan natin ng plastic ng ice candy, 1.5 by 10 yung size nung ginamit ko. So first, i-chill muna natin sa rep yung ating all-purpose cream. Overnight pag sa chiller. Pero kung kagaya ko na nagmamadali kayo, ilagay nyo na lang sa freezer for 1 hour. So habang chinichill natin yung ating all-purpose cream, ito munang chocolate ang gawin natin. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong chocolate na gusto nyo. Basta yung chocolate na pwedeng tunawin. Etong ang dark chocolate ng Goya yung gagamitin ko and hahatiin ko lang to sa 6. Pwede kayong gumamit ng madaming chocolate as much as you want. The more the better. Pero etong ginawa ko hindi tinamad pero medyo tinipid. So pag nahiwa nyo na yung mga chocolate, ilagay nyo lang sa plastic ng ice candy. Katulad niyang ginagawa ko. So ilalagay ko na muna sila lahat and then babalikan ko kayo. At ayan na nga, nailagay ko na nga yung mga chocolate sa plastic ng ice candy. Mamaya tutunawin natin yan, pero sa ngayon, iset aside muna natin sila. After nating i-chill yung ating all-purpose cream, dapat ganito na yung itsura niya. Dapat hindi na siya runny. Medyo kulang pa to sa chill, pero pwede na rin. So next ay kumuha lang tayo ng mixing bowl. Isalin lang natin yung dalawang all-purpose cream. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong brand ng all-purpose cream at saka ng condensed milk na gusto nyo. Next is gagamit lang ako ng hand mixer. Imimix lang natin to hanggang sa mag-double siya at maging thick yung kanyang consistency para maging sobrang creamy ng ating mixture. Kapag parang dumoble na yung dami niya at tapos thick na yung kanyang consistency, okay na yan. And then tsaka tayo mag-a-add ng condensed milk. Depende na sa inyo kung gaano nyo katamis gusto. Hindi ko ginamit lahat itong isang latang condensed. Siguro mga 2/3 lang yung ginamit ko. Ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa mga sobrang tamis. Pag na-add na natin yung condensed, halu-haluin lang natin yan ng maigi. Tapos ito optional, pero pwede kayong maglagay ng vanilla para mas ma-aroma siya. Again, haluin lang natin yan ng maigi, tapos pwede na natin yung ilagay dun sa plastic na ice candy. Tutunawin na muna natin yung chocolate. Gagamit tayo ng baso tsaka warm water, doon natin ibababad yung chocolate. Mas gusto kong gamitin yung aking insulated tumbler para hindi ganun kadaling mawala yung init niya. Saktong init lang yung gamitin natin, yung galing sa thermos pwede na. Kasi pag bagong kulo at sobrang init, nalulukot naman yung plastic na susunog. So ganyan lang, ilulubog mo lang yung mga plastic ng ice candy na may chocolate sa warm water. And then matutunaw na yan. Pag malambot na siya, okay na yan, pwede na natin siyang i-spread dito sa buong plastic ng ice candy. So kakailanganin natin ng stick. Ako ang gagamitin ko yung chopstick. I-spread nyo lang yung chocolate sa plastic kagaya niyang ginagawa ko. I-spread mo siya sa kung hanggang saan o sa kung gaano mo kahaba gusto maging yung ice candy mo. Kapag mas marami yung chocolate na nilagay mo, mas maganda kasi mas magiging makapal yung cover na chocolate ng Magnum ice candy mo. Pero itong sa akin medyo tinipid. So ayan, ako hanggang ganyan ko lang gusto kalaki yung aking Magnum ice candy. Gagawin ko lang to sa lahat ng chocolate na tinunaw ko and then babalikan ko kayo. So ayan, na-prepare ko na yung mga chocolate dito sa plastic ng ice candy. Pwede na natin ilagay yung mixture na ginawa natin dito. So gagamit lang ako ng funnel. Tapos isasalin lang natin dito yung ice cream mixture na ginawa natin. Hanggang sa kung saan meron yung chocolate. Ayan, kagaya sa ginawa ko. Yun na rin yung guide natin para pantay-pantay sila ng laki. So ayan, nagawa ko na. Gagawin ko lang muna silang lahat. And then, babalikan ko kayo ulit. Medyo messy siya at malagkit kapag sinasalin yung ating ice cream mixture. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko tong ibabaw. Ginupit ko yan. Tapos nyan, papatigasin lang natin yan sa freezer. After overnight, eto na yung ating Magnum ice candy. And ganito yung itsura niya sa loob. O diba parang Magnum talaga? Ice cream sa loob, tapos hard chocolate sa labas. So tara na, itry na natin. Try na natin. Super creamy niya. Super sarap at very refreshing, bagay na bagay sa mainit na panahon. Kaya gumawa na rin kayo, super easy lang. Yun lang, bye!